Live mula sa GMA Network Center, Go ang 24 Oras. Magandang gabi Luzon, magandang gabi Visayas, magandang gabi Mindanao. Naitala ngayong araw na ito ang pinakamataas na bilang na mga aktibong kaso ng COVID-19 sa ating bansa mula na mag-umpisa ang pandemya. 124,680 ang active cases matapos madagdagan ng 9,296 new cases ngayong araw. Sa kabuuan, 741,181 na ang mga tinamaan ng sakit. 20.4% ang positivity rate o porsyento ng mga nagpo-positibo sa mga tinetest. Pinakamataas din simula ng maglabas ng ganyang datos ang DOH noong October 26. Sa bilang po ng mga gumaling sa COVID-19, 103 ang nadagdag, kaya 603,310 na ang kabuuang bilang. 13,191, 13,191 naman ang namatay matapos madagdagan ng 5 ngayong araw na ito. Ayon sa Department of Health, 9 na laboratorio pa ang hindi nakapagsubiti ng kanilang datos. Sa pag-aaral po ng GMA News Research batay sa DOH data drop, 11 lugar sa bansa ang nakapagtala ng mahigit 300 bagong kaso kahapon. Quezon City pa rin ang nangunguna na may 1,019 new cases. Sa buong mundo, pang-siyam na ang Pilipinas sa may pinakamaraming bagong kasong naitala kahapon batay sa datos ng Johns Hopkins University. Mga kapuso, paulit-ulit po naming ipinapaalala na mahirap pong magkasakit sa mga panahon na ito. Dahil sa paglobo po ng mga kaso ng COVID-19 dito sa Metro Manila, punuan na po ang mga ospital. Yan mismo ang naranasan ng ikangay OPM icon na si Claire Dela Fuente. Namatay po siya sa emergency room ng isang ospital habang naghihintay na ma-admit matapos makumpirmang siya may COVID-19. Katutok si Lars Santiago. Sa payo ng kanyang doktor, nagpunta sa ospital ang OPM icon na si Claire Dela Fuente kahapon. Ayon sa kanyang anak na si Gregorio o Gigo de Guzman, nagpositibo kasi si Claire sa COVID-19 at bumababa na ang oxygen level nito. She was waiting to be admitted actually sa Las Piñas Doctor's Hospital. She was in the tent. But yesterday, the doctor felt na parang she needed to be addressed already. Nilipat siya sa Pope John Paul, I believe. Pope John Paul Hospital in Las Piñas, nearby hospital. Salamin ng kasalukuyang sitwasyon sa mga ospital ang nangyari kay Claire. Ayon kay Gigo, Sabado pa raw, nasa tent na ng Las Piñas Doctor's Hospital ang kanyang ina. Hanggang kahapon, hindi pa rin siya na-admit at kinailangang ilipat ng ospital. Nakausap pa raw si Claire ng anak kagabi. Kasi nagpapa-order siya sa akin ng pagkain. Yun lang. And then I tried calling her around 9:00 to 10:00 p.m. but she didn't want to talk because inihingal na daw siya. Unfortunately, yun nga, in her sleep, her heart gave out and they tried to revive her but sa emergency room daw ng Pope John Paul Hospital, namatay si Claire habang naghihintay na ma-admit. Pumanaw sa edad na 62 ang OPM singer kaninang umaga dahil sa cardiac arrest. Sa ngayon, plano ng mga anak ni Claire na magkaroon ng virtual wake para sa kanilang ina. Hindi rin masyadong makakilo si Gigo dahil positibo rin siya sa COVID-19. Incapacitated po ako kasi I can't go out of my room. Relying on the help of my relatives and my friends to put this together. Hindi maiwasang maging emosyonal ni Gigo kapag naiisip niyang wala na ang kanyang ina na laging nakasuporta sa kanya. I can get through this because pinalaman na nanay ko, but sakit pa rin. So, I can't quite process what's happening right now. Bukod sa pamilya, nagluluksa rin ang industriya ng showbiz sa pagpanaw ng singer. Nakilala si Claire bilang isa sa mga jukebox queen ng Pilipinas, kasama sina Imelda Papin at Eva Eugenio. Sa aming tatlo, sa Eva ako,
siya ang pinakamalakas ang loob, no? Kaya hindi ko akalain na isang malakas na katawan tatamaan ng COVID. Kaya Mari, I'll miss you. But I want you to know that we're here. We love you, and especially yung inaanak mo si Mafi. Until now, I'm really shocked dahil hindi ko akalain na iwanan mo na kami. Isa na namang nawala sa ating industriya, isang legend pagdating sa music industry na nagbigay sa inyo, sa atin, lahat ng kasiyahan. Sumikat si Claire bilang singer noong late 70s sa pamamagitan ng mga awitin niyang Tulad ng Sayang, Nakaw na Pag-ibig at Minsan-Minsan. Lars Santiago, Nakatutok, 24 Oras. Matapos aprubahan kagabi ni Pangulong Duterte, nasa lokal na pamahalaan na raw ang desisyon kung pera o in-kind nilang ibibigay ang 1,000 kada taong ayuda sa mga pinaka-apektado ng ECQ. Ang tanong, sakaling palawigin pa ang paghihigpit, may paghuhugutan pa kaya ng pondo pang ayuda? Nakatutok si Joseph Moro. 1,000 pisong halaga ng tulong kada tao o hindi bababa sa 4,000 piso kada pamilya. Yan ang budget ng ayudang inaprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang Talk to the Nation address kagabi. Para yan sa tinatayang 22.9 million na benepisyaryong apektado ng Enhanced Community Quarantine o ECQ sa NCR, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. Yung mga na discarel sa finances nila, ano kayo sa pera, naghirap kayo kasi walang, hindi makalabas. Magdasal lang kayo. We will give you the ayuda. Pero kung kahapon ang rekomendasyon ni Budget Secretary Wendell Avisado, in-kind at hindi pera ang ipamimigay. Sabi ngayon ng Malacañang, pwedeng pera o in-kind, bahala na ang LGU. Basta importante, mabilis po. Sa tala ng DBM, ang bulto na benepisyaryo manggagaling sa National Capital Region na may 11.2 milyong benepisyaryo galing sa low-income population. 3 milyon sa Bulacan, 3.4 milyon sa Cavite, 2.7 milyon sa Laguna at 2.6 milyon sa Rizal. Pirmado na ng Budget Department ang pondo para ibigay sa mga LGU. Ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte, yung mga tumanggap nung unang round ng ayuda sa ilalim ng bayanihan 1 ang siya rin makakatanggap ng ayuda ngayong ECQ. What we can assure tomorrow is today, mailipat na sa mga LGUs yung pondo. Pero wag naman natin asahan na within today, completely madidistribute ng LGUs na. No? Hindi naman sila Superman. No? So, bigyan naman po natin sila ng sapat na panahon. Sabi ni Avisado, 23 billion ang pwedeng magastos para sa second round ng ayuda. 22.9 billion ang mga gastos ngayon sa ilalim ng Bayanihan 2. Pero wala naman paghuhugutang pang-ayuda kung mag-i-extend ang ECQ sa NCR Plus bubble. So ibig sabihin, sir, side na po tayo? That's for Bayanihan 2. So ubus na yung Bayanihan 2. Sir, if we extend, where are we going to get the budget? Well, we can always ask Congress, no, for a supplemental budget in the form perhaps of a Bayanihan 3. Kung may extend o hindi ang ECQ sa NCR Plus, pag-uusapan niya ng IATF sa Sabado. Pero pinakahuli ng option raw ang i-extend pa ang ECQ. Ang tingin ko naman po, coupled with yung mask, hugas, iwas, tingin ko naman po itong one-week bubble and one-week ECQ will give the necessary breathing space para sa ating mga hospital. Again po, the policy consideration is talaga ang numero na riyan. Ang issue lang is kaya bang mag-cope ng mga hospital. Samantala, pinayagan na ng Pangulo ang mga pribadong kumpanya na bumili ng kanilang mga bakuna. Limitado raw kasi ang nakukuhang bakuna ng national government sa ngayon. I have ordered Secretary Galvez to sign any and all documents that would allow the private sector to import at will. Pero sabi ni Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez Jr., kailangan pa rin ng tripartite agreement. Sabi ng Pangulo, may ilang bansa pa nga raw na hinuhold ang kanilang bakuna pero hindi ito pinangalanan ng Pangulo. There's a ruckus going on
and the fight for COVID possession is ongoing. It's a very serious one. Hindi na nga nakarating ang 929,000 ng AstraZeneca vaccine na dapat ay dumating noong March 24 hanggang 26. Ang ibang bansa na nagpo-produce ng bakuna, inuuna muna ang kanilang populasyon sa kanilang mas pinaigting na pagbabakuna doon. And they want to hold yung steady supply ng kanilang mga producing manufacturer. Gusto rin ng Pangulo na madaliin na ni Secretary Galvez ang plano nitong bakunahan ang mga seniors at mga taong may comorbidities o mga sakit sa NCR+. Isasabay na ito sa mga healthcare workers. Dahil Sinovac ang karamihan sa bakunang hawak ng gobyerno ngayon, ang bakunang Sputnik V ng Gamaleya Institute ng Russia ang gagamitin sa mga senior citizen. Pero 100,000 doses lamang na sapat sa 50,000 na tao dahil 2 doses din ang kailangan ang ikinumit ng Russia. Ininegotiate daw ng gobyerno na madagdagan ito. Mayroon tayong 9.4 million na seniors at 14 million na may comorbidities o may iba pang mga sakit. 3 million ang kailangan natin dahil kasi pwede po itong gamitin sa senior citizen yung ano po natin. Kasi sa ngayon po, meron po tayong limitation na hindi po dumating yung AstraZeneca na vaccine natin na galing sa COVAX. We are racing against time. Kailangan i-concentrate po natin yung vaccine sa Metro Manila at saka sa mga karating niyang area. Maunahan po tayo maraming mamamatay na mga elderly at saka mga may comorbidities. Papaigtingin din ngayong ECQ ang testing sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. Sabi ni Testing SAR Secretary Vince Tison, may 30,000 na antigen test kits na pwedeng magamit simula bukas bukod pa sa 500,000 antigen kits na idadagdag. Gagamitin natin ito mga to sa mga dense communities for close contact and active case finding. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Para sa ilang nawalan ng trabaho dahil sa ECQ, napakaliit ng araw ng 1,000 pisong ayuda ng gobyerno, gagawin pang in-kind depende sa desisyon ng lokal na pamahalaan. Sinigundahan ito ng ilang senador na ang giit, mas practical pa kung ibibigay na lamang ng cash ang ayuda. Nakatutok si Marie Zumali. 1,000 piso kada tao ang inilaan ng gobyerno na ayuda para sa mga pinakaapektado ng pagdedeklara ng Enhanced Community Quarantine sa Metro Manila, Bulacan, Rizal, Cavite at Laguna. Pero kung in cash o in kind ba yan, bahala na raw ang mga lokal na pamahalaan. Ang sabi ng ilang nawala ng trabaho sa pagbabalik ng ECQ, napakaliit ng 1,000 pisong ayuda. Kung hanggang April 4, hindi siya sapat. Lalo na apat kayo sa pamilya, may pinapaaral akong anak, tapos may isa pa akong kapatid na walang trabaho, tapos may isa pa akong senior citizen na mami na umaasa din sa akin. Napakahirap talaga mawala ng trabaho sa panahon ngayon. Sana rin daw cash na lang ang ibigay. Mas maganda kung sa akin, cash na lang yung ibigay. Kasi mabibigyan mo ng toon kung ano yung pangangailangan. Halimbawa, sa gamot, kailangan ng matanda ng gamot. Maganda po yung in-cash kasi maraming magagamitan sa in-cash. Ang ilang senador hindi sang-ayon na in-kind ang ayudang ipamamahagi. Ayon kay Senador Ralph Recto, mas madali at praktikal kung cash na lang ang ibibigay. Pati si Senador Joel Villanueva, sinabing marami pang isyong isasaalang-alang kung in-kind ang ayuda. Una, kung sino ang bibili. Paano ipamamahagi? Dagdag pa ang administrative cost nito. Sabi pa ni Villanueva, bakit hindi na lang daw hayaang magdesisyon ng tao kung paano nila gagastusin ang pinansyal na ayuda base sa kanilang pangangailangan. Sabi ni Budget Secretary Wendell Avisado, dahil sa unutilized o hindi nagamit na pondo mula sa Bayanihan Tulo, may 23 billion pesos na pwedeng ilaan para sa 22.9 million na individual na maapektuhan ng ECQ. Mula March 29 hanggang April 4 na matatanggap daw sa kalagitnaan ng Abril. Ang DILG mahigpit daw na babantayan ng mga LGU para maiwasan ang mahabang pila at kumpulan at masigurong hindi madedelay ang pamamahagi ng mga ayuda tulad nung nangyari sa pamamahagi noon ng Social Amelioration Program o SAP. Paraan din daw ito para maiwasan ang katiwalian. Alam namin kung saan LGUs nagkaroon ng corruption. Alam namin kung saan LGUs nagkaroon ng delay. At isasantabi natin yon, and then we will consider them as areas of special concern. Kung saan, yung mga LGUs na yon ay imamanhandle natin, so to speak.
para hindi na maulit yung nangyari. Tapos yung vast majority naman ng mga LGUs na maging maayos yung pamimigay ay they can operate monitored na lang by the DILG. Ang Department of Labor and Employment handa rin daw magbigay ng tulong pinansyal sa mga manggagawang maaapektuhan ng ECQ. Sa ilalim ng COVID-19 Adjustment Measures Program o CAMP, mabibigyan ng 5,000 pisong one-time cash assistance ang mga manggagawa. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, 10 bilyong piso ang kabuuang alokasyon para sa dole ngayong taong 2021. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Dinagdaga na pero mabilis pa rin mapuno ang mga buo sa EDSA Carousel kasi po ay tigil operasyon ang MRT para sa mga pagkukumpuni nila ngayong Semana Santa. Ayon sa Department of Transportation, kinausap na nila ang mga operator at dapat ay bumiyahe ang lahat ng mga bus na binigyan ng special permit mula sa EDSA Monumento. Nakatutukwang ay si Dano Tingkungko. Dano! Mike, mahigit 100 ang idinagdag na bus ng DOTR sa EDSA Carousel para punan ang puwang na iiwan ng scheduled maintenance ng MRT3 ngayong Semana Santa. Sa ikalawang araw ng isang linggong ECQ sa NCR Plus, ganito ang sitwasyon sa EDSA Carousel. Singbilis, mapuno ng mga pasahero ang pagdating ng mga bus sa carousel kaninang umaga. Sa North Avenue, Magallanes, Ayala at Guadalupe, maluwag at walang pila. Pero sa Quezon Avenue at Main Avenue lagpas ng Cubao, mahaba ang pila ng mga pasahero. Ito ang epekto ng pag-deploy ng karagdagang mahigit 100 bus ng Department of Transportation sa EDSA Carousel. Pupuna ng mga dagdag na ruta sa EDSA Carousel ang puwang naiiwan ng scheduled maintenance ng MRT3 mula ngayong araw hanggang Linggo ng pagkabuhay. Yun nga lang, hati ang mga pasahero sa kumpiyansa kung maayos silang makakasakay pa uwi. Mahirap sumakay. Opo. Kasi konti lang yung sasakyan. Paglilinaw ng DOTR kahit ECQ, kung ano ang kapasidad ng GCQ, hindi binago ngayong ECQ. Pero mas hinigpitan ang pagpapatupad ng health protocols tulad ng one seat apart. Kung ano ang mga public transport modes po na available ng GCQ, yun pa rin po yung mga modes of public transport na available din po ngayon during ECQ. Pero bakit marami pa rin nahirapang sumakay kahapon? Tatlo ang nakitang dahilan ng DOTR. Una, naipit sa checkpoint ang mga operator na nasa labas ng Metro Manila ang garahe at terminal. Pangalawa, binili na ng mga chopper na huwag magsakay ng hindi apor. At sabi raw sa DOTR ng mga enforcer, hindi apor ang marami sa mga natenga sa kalsada. Pangatlo, marami raw operator ang piniling hindi magpabiyahe ng sasakyan nila. Kagabi po, nagkaroon kami ng emergency meeting, DOTR road sector, at ngayon din ang LTFRB, inirelay po natin sa mga operators na ito, lahat po ng units nilang may special permits, dapat po lumabas. Kaya dinagdagan ang mga bus sa EDSA Carousel. Mula sa 200 to 250 buses, ngayon nasa mahigit 400 na raw ang kanilang dineploy. Lahat po ng may special permits na bus dito sa ating EDSA busway are deployed po ngayon upang saluhin itong ating mga mananakay na usually ay gumagamit ng MRT. Dadaan din sa overhaul at paglilinis sa mga bagon ng MRT3. Under rehab din tayo ngayon. Maraming gagawin, ano, including yung sa tracks natin. May mga maintenance tayo sa tracks and rehabilitation and turnouts. Yung catenary power natin, yung building facilities, yung maintenance ng mga tren natin, yung mga bagon, and yung ating power, no? Re-refill lahat yung mga health, no? Yung mga medicine natin, yung mga soap, mga alcohol, etc. And making sure na lahat ng personnel natin are wearing PPE. Hindi lang yung station, pati yung security natin, pati yung mga janitorial natin. Sumabay ang maintenance schedule ng MRT3 sa contact tracing at quarantine sa 114 station personnel nito matapos magpositibo sa COVID ang kanilang 12 teller. Ayon sa MRT, unang nagpositibo ng March 21 ang isang teller na umikot sa Santolan, Ortigas at Cubao stations. Sa 15 teller na nakahalubilo niya, 8 ang nagpositibo. Naka-quarantine din ngayon ang 3 teller na nagpositibo sa sakit. Ayon sa MRT3, walang transmission sa pagitan ng mga pasahero at mga teller. Wala pa kaming report na ganyan kasi ang mga tellers and station personnel natin, naka-full PPE yan. No? Meaning naka-face mask yan, naka-face shield, naka-gloves, naka-gowns. Minimizing or absolutely walang contact sa passengers. Bukas naman nakatakdang magsara ang LRT para sa scheduled maintenance nito.
Mike, sa mga oras na ito, kumpara kahapon ay marami yung mga bus at mabilis din yung dating at alis ng mga bus na nakahimpil dito sa EDSA Carousel, particular sa pwesto natin sa EDSA Monumento Station. Samantala, sinimulan din ngayong araw ayon sa DOTR ang 44 na rutang libreng sakay ng mga e-jeeps sa ilalim ng Service Contracting Program. Magtatagal ang Service Contracting Program hanggang sa pagtatapos ng ECQ ngayong Easter Sunday. Pero pinag-aaralan ng DOTR na palawigin ito kahit wala ng ECQ sa Metro Manila. Mike? Ay, curfew na ngayong oras na ito. Maraming salamat. Danuting Kungko. Nananawagan ng Department of Health sa mga doktor na huwag irekomenda ang anti-parasitic drug na Ivermectin bilang gamot sa COVID-19. Dagdag pa ng Food and Drug Administration, rehistrado nga ito pero bilang pamahid sa balat ng tao at bilang gamot sa mga hayop. Sa kabila nito, isinusulong pa rin ito ng ilang grupo ng mga doktor. Tinutukan niya ni Cedric Castillo. Sa kabila ng pagtutol ng Department of Health, isinusulong pa rin ng concerned doctors and citizens of the Philippines ang paggamit ng human grade o pangtaong antiparasitic drug na Ivermectin bilang gamot kontra COVID-19. Ito pong Ivermectin is a natural product coming from a bacteria, no? Na since 2012 na discover na po na very effective siya sa dengue, sa Zika, chikungunya, even HIV. Ang effectivity niya sa prophylaxis is 89%. Sa early treatment is 79%. Ibig sabihin, yung 89% na yan, mataas yun. Pag nag-take ang mga tao niyan, hindi na sila magkaka-COVID. Yung mamatay sa COVID, mababawasan ng 83% if you add ivermectin to the treatment. Pero ayon sa Food and Drug Administration o FDA, ang rehistradong ivermectin lamang sa Pilipinas ay yung para sa hayop. At kung para sa tao naman ay yung ointment o pamahid para sa mga parasites sa balat. Kaya babala ng FDA sa mga umiinom ng tabletas nito. Hindi po ito registered sa FDA. And we cannot guarantee, of course, yung safety tsaka quality po. Gamot din naman talaga sa tao, wala na lang nagre-rehistro dito sa Pilipinas for the past 3 years. Nilinaw ng FDA na hindi labag sa batas ang pagre-reseta ng ivermectin. Ang ipinagbabawal ay ang pagbebenta ng hindi rehistradong bersyon nito. Eligible naman po for application ng compassionate special permit ang ivermectin kahit last week sinasabi na po natin yun. Kaya lang wala pa po kasing nag-a-apply. Dekada 70 pa na diskubre ang ivermectin na malawakang ginamit para sa bulate ng mga baka, kabayo, baboy at aso. Kalaunan na pag-alaman ng kumpanyang Merck na pwede rin itong gamot sa tao. Aprobado ito ng United States FDA bilang pampurga pero hindi kontra COVID-19. Sa kasalukuyan, may 62 clinical trials sa 21 bansa na ine-evaluate ang epekto ng ivermectin sa COVID. Ilang bansa na ang gumagamit nito bilang COVID treatment pero iba ang pananaw ng DOH. Hindi po napatunayan na mayroon itong significant na epekto sa pagpababa ng risk ng mortality o ang paggaling ng kalagayan ng mga pasyenteng may COVID-19. Nananawagan din ng DOH sa mga doktor na huwag itong irekomenda kontra COVID. Mismong ang manufacturer nito na Merck ang tutol dito. This is really dangerous para sa ating public. So nakikiusap po kami sa ating mga scientists, sa ating mga doktor. Kasi tayo po, pag doktor tayo, pinapakinggan po tayo ng mga tao dahil alam nila na tayo naman po ay mapagkakatiwalaan. Dagdag pa ng isang miyembro ng DOH Technical Advisory Group, delikado sa kalusugan ang mataas na dosage ng ivermectin. Meron pong ebidensya, yung iba pwede magka-brain damage. So medyo gusto po muna namin tingnan kasi there's more than 70 clinical trials that are evaluating this. It has a record of safety, 3.7 billion doses na ibigay na in the past at very, very few ang mga adverse reaction na na-report. Cedric Castillo, Nakatutok, 24 Oras. Wala raw pambayad sa swab test. Yung po ay hinihingi o ika nga requirement ng mga pupunta ang probinsya. Yan ang dahilan kung bakit stranded ngayon ang mga pasayarong inabutan na ng ECQ sa Manila North Port. Sa pier, marami sa kanila nakikisilong sa compound ng Philippine Ports Authority at yan po ay bawal ayon sa pamunuan ng PPA. Nakatutok si Maki Pulido.
March 21, dumating ang pamilya ni Jeneline Aliador Sinadhan sa Manila North Port para sa biyahe pa Zamboanga. Nang kanselahin at gawing March 25 ang biyahe, inabutan na sila ng NCR plus bubble at mga bagong requirement tulad ng negative RT-PCR test result. Stranded na sila mula noon dahil wala namang perang pampaswab. Sa tulong ng Manila LGU nakapagpaswab kanina umaga si Jeneline, dalawang anak at asawa para makabiyahe sa April 4. Nagpapasalamat po ako ng maraming salamat po. Sana po makasukay na po kami ng barko. Sana po makauwi na kami ng probinsya. Pero di tulad ni Jeneline, marami pang stranded sa North Port dahil walang pambayad sa RT-PCR test. Gaya ni Asa Jahuran at kanyang asawa na pauwi na sana ng Basilan kung saan naghihintay ang apat na anak. Nagtitiis ang mag-asawa sa North Port dahil kailangan na uli ng down payment para makabalik sa inupahang bahay. Sana yung mga mga government din natin sa mga ganito naming sitwasyon, sana matulungan din kami. Kasi kung may budget lang kami para doon, bakit hindi namin gagawin kaysa dito kami maghirap sa pier? Wala raw sa mandato ng Philippine Ports Authority ang ipaswab ang mga pasaherong na stranded dahil sa paghigpit ng mga travel requirement. Nag-abiso naman daw ang IATF bago ito ipatupad. At para maiwasan ang hawaan ngayong may pandemya, sabi ni PPA General Manager Jay Santiago, hindi maaaring manatili sa loob ng PPA compound ang mga hindi kumpleto ang travel requirement, partikular ang negative RT-PCR test result. Mula noong Biyernes, sumisilong na sa loob ng PPA compound ang nasa mahigit 30 stranded na pasahero. DSWD raw dapat ang tanungin tungkol sa problemang kinakaharap ng mga stranded passengers. Pero hanggang ngayon, wala pang pahayag ang DSWD. I did not know na inaccommodate ng security yon na papahintayin sila doon. But as a matter of rule, hindi dapat pinapasok yon. And I don't want to be harsh, even out of accommodation. Kasi we are in a health crisis now. Paalala ng PPA, hanggang April 4, mga authorized persons outside residence o APOR lamang ang maaaring bumiyahe. Bago magpunta ng pier, alamin muna ang mga travel requirement na hinihingi ng lokal na pamahalaan sa destinasyon. Sa Matnog Port sa Sorsogon, halos 200 sasakyan ang stranded at umabot pa sa 5 barangay ang haba ng pila. Sunod-sunod daw kasing nasira ang mga barko sa pantalang bumabiyahe papuntang Samar at vice versa. Kakaunti naman ang tao sa Tabaco Port sa Albay dahil sa mahigpit na health protocol. Sa Catanduanes, 9 na pasahero ang hinuli na magpakita umano ng peking RT-PCR test result para makasakay sa barko sa Tabaco Port. Isinailalim na sila sa quarantine ng kani-kanilang mga LGU. Maki Pulido nakatutok, 24 Oras. Matataas ng kalibre ng baril at mga pampasabok na nabisto mula sa kisame ng isang bahay sa Santa Rosa sa Laguna. Ang target ng pulisya sa kanilang operasyon ay isang tinatawag na organizer mano ng isang grupo ng mga manggagawa. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Sa bisa ng search warrant, sinalakay ng mga operatiba ng CIDG-NCR ang isang bahay sa Barangay Market Area sa Santa Rosa, Laguna. Target ng operasyon si Marites Santos David alias Teacher Lali, organizer umano ng isang labor group sa Calabar Zone. Miyembro po sila ng alyansa ng manggagawa sa enklabo. Caretaker lang ng bahay ang inabutan ng mga operatiba. Hinalughog nila ang buong bahay. Positive! Sa kisame, tumumbad ang mga matataas na kalibre ng baril at iba pang armas. Mga pampasabog naman, gaya ng mga granada, mga bala ng baril, blasting caps, wire, mga mandolier ng M16 magazine at M203 grenade ang mga nakita sa ibang parte ng bahay. Na-recover din ang isang laptop at ilang dokumento. Sa gilid naman ng bahay, nakita ang samut-saring rally paraphernalia, gaya ng mga placards at streamer. Ilan sa mga ito may pangalan ng grupong Kadamay Southern Tagalog, Bayan Muna Party List, Anak Pawis at iba pa. Meron din mga lumang campaign poster ni dating Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares, pati na ni dating Senador Bam Aquino. Sinisika pa namin makuha ang panig ni Colmenares at Aquino. Sa impormasyong nakuha ng CIDG-NCR, na mula raw mismo sa kasamahan ni alias Teacher Lali, ginagawa raw hideout ang lugar. Mga intelligence units po natin verify po at na validate na dito po nga nila tinatago at dito po makikita nyo sa mga dokumento, dito rin sila gumagawa before ng rally, dito sila nagpiprint ng mga flags, ginagawa na pa wala pong imbaka ng mga armas. Dito po nagpupulong-pulong yung mga grupo pag meron silang activities at
nagpaplano, umangirali, at ano pa pong activities na ginagawa nila. Sabi pa ng CIDG, ang mga armas na na-recover sa bahay ay gamit din daw ng grupo laban sa pwersa ng gobyerno. Mag-ooperate yung mga Sparrow, makita natin na mayroong mga silencer yung mga ano sa mga gamitin nila sa government ano natin, mga forces para pag-liquidate. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang naturang grupo. Pero ang kilusang Mayo 1, kinundi na ang ginawang raid. Ibang grupo raw ang pinatutungkulan ng warrant na dala ng mga pulis. Pero nang wala raw doon ang target, nagtanim umano ang mga pulis ng mga armas at pampasabog sa lugar. Ayon sa caretaker ng bahay, wala siyang alam na gawain ng grupo, maliban na lang daw sa pagsali nila sa mga rally. Kasi may pinatira kami rito na hindi namin alam. Nirekomenda lang sa amin yung tao na yun na pwede makitira. E, pinatira lang namin. Wala ho kami alam diyan. Ibalip ito nakatira. Kasi alam ko naman yung ano nila, welga-welga lang. Marisol Abdurrahman, Nakatuto, 24 Oras. Sa isang pahayag, iginiit ni Colmenares na walang armas ang aktivistang grupo na nagsusulong ng karapatan ng mga manggagawa at bumabatikos kay Pangulong Duterte. Yan po yung mga hinuli doon. Kaya katawa-tawa raw ang mga nakuhang mga armas at pampasabog. Hindi raw tatayog ebidensya yung mga yan sa korte. Ang pagkakakuha daw ng mga election para pinalya, ika nga, ay hindi raw patunay na may kinalaman siya rito. Hindi naman daw krimen kung susuportahan o ikakampanya siya ng mga tao. Pinayagan na ni Pangulong Duterte ang mga pribadong kumpanya na bumili ng bakuna. Pero sabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., kailangan pa rin nila itong gawin sa pamamagitan ng tripartite agreement kasama ng gobyerno. Yan ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. I have ordered Secretary Galvez to sign any and all documents that would allow the private sector to import at will. Baski magkano ilan ang gusto nilang ipasok, okay sa akin. Ito ang pahayag ni Pangulong Duterte patungkol sa mga pribadong kumpanya na gustong bumili ng bakuna. Matatanda ang kamakailan lang ay nanawagan ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI sa gobyerno na payagan silang bumili ng bakuna direkta sa mga manufacturer kahit walang tripartite agreement na pinirmahan ng private sector, gobyerno at manufacturer. Pero sabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., hindi raw magbabago ang requirement na tripartite agreement sa pagbili ng bakuna ng private sector. Ang direktiba po ng ating mahal na presidente ay dapat pabilisin po yung proseso. Yun po ang kanyang directive na dapat wala pong delay para at least wala pong proceed na kinokontrol po natin yung tatawag nating procurement. Pero tiniyak ni Galvez na mabilis na makadadaan sa customs ang bakunang in-order ng private sector. Hindi rin daw ito papatawa ng buwis, pero bawal daw ibenta o gawing commercial items ang bakuna. Yun po ang limitation that they should not have a profit on this. The government is the one responsible for the indemnity, and with that, talaga pong hindi po pwede po ang commercialization. Ikinatuwa ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry ang utos ng Pangulo na pabilisin ang importation ng private sector ng bakuna. Umaasa raw silang mapapabilis ang approval at execution ng mga kasunduan para matiyak ang vaccine supply ng bansa. Ayon naman kay Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion, gusto bang pabilisin ng gobyerno ang pagpasok ng bakuna sa bansa, problema pa rin ang supply. Yes, kasi katulad ng Astra, maraming gusto pa kumuha ng Astra kasi $5 per dose lang. Pero batch 3 cannot happen kasi talagang wala silang supply. So right now what we're watching is that itong batch 1 and batch 2 ay darating within the time frame. And so far in our meeting 2 days ago, walang problema. Supply din ang isa sa nakikitang challenge ni Senador Panfilo Lacson. Bagaman magandang birthday gift daw ng Pangulo sa kanyang sarili na pagbigyan ng private sector, ang tanong daw ay kung available ba ang bakuna. Hirit ni Lacson kung ibinabasa na agad ang order noong nanawagan ang private sector na makabili ng sariling bakuna, baka raw nagmamass vaccination na ngayon at malapit nang maabot ang herd immunity. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.
At yan po ang mga balita ngayong Martes Santo. Ako po si Mike Enriquez. Ako po si Ato Maraulio. At ako po si Vicky Morales. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita. Nakatutok kami, 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.